Huwag kang magalala, cause we got you as we talk about the 20... Ulit, 20 lang, 20. Bawal patulog sa prod, di ba? So, NTE. Wow, NTE agad. Kaya ang maganda. Isa ka ba sa mga fresh graduates na ngayon ay naghahanap ng trabaho because officially, you are currently unemployed? Here at Metacom, we have a lot of call center job opportunities na pwede mong applyan kahit no call center experience ka or fresh graduate ka pa. Pero before ka mag-apply at para maging sure ang pagpasa mo sa mga application na gagawin mo, panoorin mo muna itong video natin about the 9 red flags in an interview. By the way, my name is Jamie. Kuya Rene Boy. And for today's video, pag-uusapan natin ang 9 na red flag na dapat ninyong malaman bago kayo mag-apply sa call center. Hindi sa pinag-overthink kita kasi kahit gaano ka ka-fluent sa English, may mga bumabagsak pa rin sa call center. Kaya panoorin mo tong video na to hanggang matapos. Without further ado, let's get started. So yun na nga, Kuya Rene Boy, no? Bilang nabanggit na natin, kanina pa natin nasasabi yung word na red flag. Huwag na natin patagalin kasi baka nainip na yung mga meta pips natin dyan, yes. Diba? Ano nga ba yun? Pwede bang i-enlighten mo ang bawat isa sa amin? Ano ba yung red flag sa tinutukoy natin na yan? Sa call center kasi guys, meron silang tinatawag na red flag, no? Bago pa man tayo pumunta sa opisina, meron na silang parang nakalista, nakatalaga ng mga red flag na dapat iwasan ng mga applicant. Kasi kapag nabanggit nila yung mga ganong salita or kapag ginagawa nila yung during interview, ito na pala yung dahilan para bumagsak sa kanila. Unang-una, speaking in vernacular language. Yung pagtatagalog during interview, yes. Usually, di ba, as ano nga rin, aware naman sila recruitment, associate din naman ako dito. So, really, red flag siya, lalo pag nag-a-apply, hindi lang sa call center industry ha, but kahit saan, di ba? Yes. When you say kasi vernacular language, tama yung nagko-code switching ka, meaning yung nagsasalita ka bigla ng Tagalog. Oo, di mo namamalayan, nakikarried away ka, ganun, nakakapag-Tagalog ka na pala, like po, opo, hindi mo alam, yan pala yung magiging dahilan, nababagsak ka. Alright, so based on what I can see here on your resume, it says that you're a fresh graduate, right? College grad. So, can you tell me a time where you're still studying back then and you've encountered having conflict or problem with your classmates, your friends, or even with your teacher? So, how did you resolve it? Can you repeat the question po? Ano bang tama? Extra be careful o be extra careful o be careful extra? Nalilito ako. And para naman mas matulungan ka naming makapasa sa application mo na yan, for today's video, pag-uusapan natin ang isa sa mga commonly asked questions during interviews, which is, what are your weaknesses? So to start our, let's say, talk for today's video, siguro, Junel, pwede nating i-enlighten yung mga meta peeps, di ba, or viewers natin. I mean, what's the logic behind this question? Kasi parang medyo negative pakinggan, di ba? Weaknesses nga. Tas weaknesses. Bakit siya tinatanong during interviews? Ayun, no? So, as a recruiter, kasi tinatanong para malaman nila kung self-aware ka sa sarili mo. Kung alam mo ba kung ano yung weaknesses mo. Okay. Ayan. So that's one. And I think pwede din dyan na ma-assess din, di ba, kung gaano ka ka-honest, yes, as a person. Yes. Di ba? Honesty is also being measured kapag nag-a-apply sa trabaho. And syempre, kapag nalaman na ng recruiter kung ano yung weaknesses mo, kailangan din nilang malaman kung kaya mo bang i-improve. Oh, okay. So parang ano ba yung magiging contingency plan or... Yes. Do you have any plans to improve your weaknesses? Okay, so probably to sum it up, the reason why it's being asked is because to check if you're self-aware. Yes, kung honest ka ba sa sinasagot mo. And whether you have a plan to improve. For the better, of course. Yes. Ngayon naman, bigyan natin sila ng tips kung paano ba sagutin ang what are your weaknesses. Okay, definitely matutulungan natin sila sa part na yan. Yes. So, mga metapiece, para sagutin yan, unang-una, you have to put in mind na kailangan you have to choose a relevant weakness and you need to connect it doon sa job or sa, let's say, call center industry. You know, pinag-a-applyan nyo, halimbawa. So, ano nga bang logic behind that? Ano explanation behind that? Of course, no, kailangan pumili ng relevant na weakness. Na, syempre, ito kasi medyo critical dito sa part na to. Kailangan yung pipiliin mong weakness yung hindi magiging hindrance pagdating doon sa trabaho na nagagawin mo. Again, ha, it's okay na magsasabi
magsabi ka ng weakness, pero keep in mind na dapat yung weakness na i-share mo relevant doon sa trabaho. Let's say you're applying as a customer service representative. So isip ka ng any weakness mo or napapansin mo or napupuna mo sa sarili mo or sa skills mo na applicable dito sa trabaho, and also make sure na minor lang siya. Okay? Mm-hmm, na yes, hindi makaka-affect or hindi makaka, let's say, magkakaroon ng super laking bearing. Bakit? Kapag ganung bagay yung isasabihin mong, no, grabe ka, hindi ko alam sa sabihin ko. Nagsasegway na lang tayo eh. Pala kasi ng iilad, madali lang, ang chat support. And sa chat support agent pala guys, hindi siya palaging scripted. Meron ding mga companies na hindi nila kinikredit as BPO experience yung chat support. For today's video, tanggalin nyo muna yung mga headset ninyo dahil pag-uusapan natin ang What is Non-Voice Account Part 1 Chat Support. My name is Kuya Rene Boy. And my name is Jamie. And ayun na nga, Kuya Rene Boy, no? Huwag na nating patagalin pa dahil alam nating inip na inip na yung mga meta peeps natin. Dahil for sure, interesado sila sa topic na to na pag-uusapan natin. Dahil diba, karaniwan, usually ang tanong nila, may hiring po ba kayo? Non-voice account po sana, chat support or whatever. Pero, question is, madali lang ba talaga siya? Yes, marami nagtatanong. Akala kasi ng iilad, madali lang ang chat support. Kasi diba sa call center, hindi lang kasi puro pagtatawag ang ginagawa ng mga agent. Hello? Pwede na ng pizza? Pwede mo ako ng puto bumbong? Ha! May iba't ibang LOB or line of business. Mayroong mga chat support, email support. Sa video na to, focus muna tayo sa chat support. Kaya part 1 lang muna. Kung gusto ninyo ng part 2, comment down sa baba. All about email representative. So yun, alam ko naiinip na yung mga kaswabi natin. Sa video na to, pag-uusapan lang naman natin yung mga definition, overview, yung mga usual metrics na pwede nila ma-encounter, how to apply, what are the qualifications, at syempre magbibigay tayo mamaya ng sample chat flow. Yung kumbaga kung ano ba yung mga dapat nilang isipin, i-consider kapag nag-a-apply sila sa isang chat support na account. Yes. And isama na rin natin yung mga advantages and disadvantages ng pagtatrabaho sa ganitong klase na LOB. Very exciting, diba? Yan, Maring Jamie. Kaya ano pang inaantay natin? Huwag na natin ito patagalin. So yun nga, no? Unang-una, i-define muna natin yung concept ng non-voice. I think very self-explanatory siya. Pero para malinaw lang, kapag sinabi natin, di ba kuya, na non-voice, especially sa call center, definitely ito yung mga line of business or accounts na kailangan and nagta-type ka. So yung mga keyboard warriors dyan, ako, feeling ko advantage to sa inyo. Oh, yes, diba? Lalo na yung mga gamer, yung mga mahilig mag-dota. Napapatagal kayong maglaro? Madalas? Teka lang, madam, di makapokus eh. Lalo na yung araw-araw halos gumagamit ng keyboard. Yung mga computer shop. Stand pa ba? O dito ka na matutulog? Yes, yung tipong words per minute nila ay umabot ng 60 to 80, di ba? So para sa inyo to, guys. Pero alam ano-ano nga ba yung mga qualification para makapasa sa chat support? In addition to non-voice account, meron nga tayong tinatawag na chat support tsaka email representative. So mag-focus muna tayo sa chat support. Usually, parang katulad lang ng ginagawa ng mga online seller. Kapag may mga nag-inquest sa kanila ng mga customers, nire-reply nila yan via chat. So same thing, kapag nag-apply ka sa call center na mayroong chat support, yan, kumbaga makikipag-usap ka sa mga foreigners, sa mga offshore customers via chat. So yun, kailangan okay yung spelling mo, yung punctuation marks mo, yung mga capitalization mo, kailangan lahat yan i-consider mo. At syempre yung mga date formatting, kung ano yung account mo, kung US based ba yan, Australia based, dapat aware ka sa culture nila. For today's video, tanggalin nyo muna yung mga headset ninyo dahil pag-uusapan natin ng What is non-voice? Part 1, chat support. So, para malaman natin yan, guys, aalamin natin sa mga... Ano na ba natin malalaman? Hindi, malalaman natin yan kapag nagtanong... Pag nag-consult kayo. Nag-apply ka ba sa call center and unexpectedly, as a technical support account ka na-assign? Required ba na magaling ka sa computer para ma-survive ang tech support account? For today's video, pag-usapan natin all about tech support account. Pag-usapan natin what it's like working with this type of account, kung ano-ano nga ba yung mga advantage, disadvantages, ano-ano nga ba yung mga qualifications, sino-sino ang mga pwede magtrabaho sa tech support account. And yun, pag-usapan din natin yung mga usual concerns, ano-ano nga ba yung mga may experience nyo kapag na-assign ka sa account na to. For today's video, samahan nyo kaming pag-usapan everything about why you should consider working for a tech support account, call center
101. Maswerte ka na naman at napanood mo tong video na to dahil pag-uusapan natin ang account ng mga super science. And maswerte ka rin if napadpad ka sa video na to, especially if you're currently looking for a job, because Metacom definitely got your back as we are currently hiring for call center agents, specifically yung mga technical support representative. Kaya kung bago ka lang sa channel na to, make sure na i-like mo tong video na to at syempre don't forget to click the subscribe button at yung notification bell, tapos naka-all para updated ka sa mga paparating namin mga video at yung application form available nasa description sa baba. So una-una Kuya Rene Boy, no, dapat nating alamin and i-enlighten yung mga meta tips natin dyan. Ano-ano nga ba yung qualification para maging isa technical support agent or representative? Let's say, kailangan ba ano ka dyan? Computer engineer or IT graduate ka or hindi naman? Hindi naman. Kasi kapag technical support guys, hindi naman yan limited sa isang type lang eh. Mm-hmm. Kapag sinabi natin technical support, may mga LOB pa rin yan. Iba-iba pa rin. May technical support na level 1, okay. May level 2. Depende sa account na hinahandle nila. Meron din voice, meron ding non-voice dyan, iba-iba. So, kapag medyo madali or magaan yung isang account or yung LOB, kahit high school graduate. Pwede. Kahit wow. Hindi programmer, IT graduate, kahit walang hindi computer related yung course mo, pwedeng-pwede. Pero may mga account na technical support, talaga na hinahanap talaga nila is medyo may alam. Medyo relevant. Yes, yung relevant yung pinag-aralan. Minsan, nire-record talaga nila na kailang IT graduate. Mm-hmm. So, I think depende sa company and sa difficulty ng account, yung qualification. Yes. Katulad na nabanggit ko kanina, iba-iba ang level of difficulty ng mga account kapag technical support yung pinag-uusapan. In general pa rin siya. Mm-hmm. When we say technical support kasi guys, di ba meron tayong CSR, meron din tayong ESR. So what's the difference nga ba dyan kuya? Pero kasi parang ang dating niya medyo confusing. The same lang ba siya or talagang may malaking difference? Somehow the same pero magkaiba. Mm-hmm. CSR kasi, from the word itself, syempre, more on customer service. Tama. Na siya. Nag-assist ka ng customer by phone. Technical support, halos the same lang rin naman. Mm-hmm. Okay, may pagka-CSR pa rin kasi nga, may customer relation. So, nagra-rapport ka. Yes, nagra-rapport ka pa rin. Nagipag-usap ka pa rin sa customer. At pinagkaiba lang, sa CSR, syempre, walang masyadong technicality. Walang mga troubleshooting, mga ganyan-ganyan. Oh, okay. Pero pag CSR, yan, halo-halo na lahat. Kaya nga, tinawag na mga super sign yung mga agents dyan kasi halos lahat talaga kailangan alam mo. Kaya yung kagandaan sa technical support na account. So, that's it for today's video. We do hope na marami kayong natutunan tungkol sa tech account support. Yes. I'm sorry, tech support account. Tech support. Hope na marami na naman kayong kahit papano natutunan tungkol sa tech account. Kuya, ikaw na. That's it for today's video. Snapchat. Thank you so much. Sorry. You're currently applying for a call center or nabigyan ka na ng JO and saktong sa financial account na ma-assign? Well, nasa tamang channel ka because for today's video, we'll be talking about what is life working for a financial account in the BPO industry. And tamang-tama kasi meron kaming hiring for this account ng mga customer service representative. Kaya right after mong mapanood ang video na ito, mag-fill out ka na ng online application form na nasa link below and start your BPO journey with us, lalong-lalo na ngayong Berman. Tama yan. And by the way guys, once again, this is Jamie. And I am Zai. And samahan nyo kami until the end of this para naman makatulong kami sa BPO journey nyo. Kaya without further delay, let's get into the video. Pero unang-una sa lahat, no, before we dig deeper dun sa mga other parts ng video na pag-uusapan natin, define natin ano yung financial account para rin sa kaalaman, let's say, ng mga career shifters, yung mga newbies, and freshers natin na interested mag-apply sa account na to here at Metacom. Okay, so when we say financial, for the word itself, finance, so it deals with money or credit cards or anything na related sa banking. Usually, mga inquiries, mga nagre-report sila ng mga anong transactions okay, for fraud. Oh, siyempre nga naman, when it comes to car, debit, credit card man yan, parang, di ba, medyo nakaka-preneng. So, yon yung mga call center representatives sa financial account, sila yung mga go-to person ng mga taong na-anxious na sa pagdating sa kanilang billing activities or may kailangan i-dispute or i-refund. Yes, Maring Jamie, lalong-lalo na yung pumasok yung pandemic. So, syempre, bawal lumabas. So, usually, ang ginagawa ng mga tao is online transactions, right? Correct. Very much correct. Kasi nga, since medyo na prohibit, di ba, yung physical transactions, physical, let's say, processes. So, napakalaking tulong ng mga call center representatives or call center agents natin na nagtatrabaho sa financial account, especially during those times. So yun na nga, no, Maring Zai and mga meta peeps natin dyan. Before tayong palalimin yung usapan, bigyan muna natin ng overview yung mga viewers natin kung ano ba yung expect nila sa video na to. So unahan muna, ano-ano ba yan, Mare? Yeah, so first, itatakal natin kung ano nga ba ang definition ng financial account. Next is yung qualification. So sino nga ba yung mga pwedeng mag-apply dito sa account na to? Yes, definitely. And kasama na rin dyan, of course, ano ba yung
yung usual routine once na agent ka na under a financial account? And ano yung mga usual concerns na pwede mong ma-encounter? Okay, so ngayon naman, ano, Meta Peeps and Kumaring Sai, pag-usapan natin ano-ano nga ba yung mga qualifications na hinahanap ng isang call center for their financial account. Yes, totoo nga ba na kailangan magaling ka sa math or magaling kang mag-compute since you will handle money here? And dapat din ba graduate ka ng accounting or any financial related course for that? The answer is, it's an edge na meron kang background sa finance or banking or accounting. The truth is, pwede kang mag-apply basta graduate ka ng any 4-year course and with good communication skills. Mm-hmm. Definitely, tama yan, Maring. We'll be talking about what it's like working for...